Alright, welcome back guys. So, continue natin yung ETS2 challenge natin. So, let's go! Alright, try natin to guys. Time to hit the road. Straight.
right, then turn right. Turn right. It was a nice ride. Time to get the job done. Never mind. I'll find a new route. Thank you.
the roundabout. Take the second exit.
back, then turn back. Turn left. Exit now. Second exit. Exit now. Exit now.
get ready to turn left. Thank you.
Alright, tapos na yung ka 41 job natin sa challenge na to. So, next job please. Right, saan yung magandang offer dito? Hanapin natin. Income tayo dito ng point. Teka. 63 euros per kilometer. Tingnan natin kung meron silang double trailer. Mas malaki pa yun to eh. Kasi mahaba-habang yan. Alright. Tumaas siya ng, ano na siya, ng 1 euro and 1 per kilometer. So, ito. Ito yung i-accept natin. Sana yung trailer. Trailer ito, medyo mababa. Ingat lang. Nako. Di ba, like, kaya yan, guys. Ay, an, mali, mali. Naka-reverse pa pala ako. Agot. Magsana tayo natin itong makrush. Alright. Thank you.
then turn right. Turn right. Get ready to turn right.
first exit. Exit down. Ferry tayo guys, papuntang Marcial. Double ferry ito, tapos natin ng Marcial. Ferry tayo ulit, papuntang Algeria. Recomputing. Right. So, ferry naman ulit tayo. Right, teka. Sana yung ano? Sana yung icon na ferry? Teka. Tapos siguro ako dito. Konti. Ay, saan na yun? Wala dito. Ayan. Alright. Dito. Dito tayo kanina. Dumiritso tayo dito sa France. Tapos punta tayo sa Africa. Sa Algeria. Gabi tayo. Kadating dito. Hirap ko pagkabi. Hindi mo makita yung yung makita yung mga daanan. Turn left. All right.
Source is clear ba? Okay.
Oh, umangga pa naman sa barriera yon. Gabi pa.
please mind the speed limit.
Right. Okay. 42 hole natin ay tapos na. Level up kaya tayo, guys. In day pa. Alright. Hanap tayo isa pa. Alright, so ito mahirap to guys, to guys eh. Okay, sana guys, kaso is ano to sa ng heavy cargo na type na delivery. So yung bigat nito ay origins nga, pero 32 tons double trailer. So, hindi ata kaya ng truck ko to kung meron tayong dadaanin na mabulubuntukin, like uphill roads nga ba. Eh, medyo hindi tayo makapag-accelerate dyan kung pataas yung sa ano, ng especially na nasa papuntang ano ito ay papuntang Brazil ba sa South Africa. South America I mean. So, yung mga topography kasi dyan sa kanila ay medyo bulubundukin. Yung sarap sana eh. Kasi 18.67, kaso yun lang. Ito na lang ata yung sa Palermo na lang papuntang Italy. So, try natin dito kung meron double trailer array. Double trailer tayo kasi mataas yung offer eh. Electronics, 13 tons. Alright. So, isa itong fragile cargo at urgent delivery. At ito yung articulated trailer, meaning double trailer. Alright. So, accept natin tong contract na to. Let's go! Saan yung cargo natin? Ayun. Turn left. Stay right. Thank you.
karera talaga tong truck sa akin, no? Salamat kay mabigat-bigat yung car, dalaw mabigat yung karga ko sa likod. You're lucky. Guys, to those who are watching right now, so I'm doing an ETS2 Hardcore Economy Mode Challenge. So my goal here is to buy all of garages and trucks in ETS2, and not only all the DLCs, but all of the map mods that all the modders have built, and yeah. So it has more than, if you kung susumahin mo lahat siguro merong mga like more than 500 cities or nearly 1,000. So yan talaga lahat bibilihin natin yung mga garage. And matatagal-tagalan pa yung challenge natin ito. So, sa ngayon po ay naka 14th stream na tayo. All of that stream has an average of 3 hours per stream po. So, ilang hours na rin naman tayo dito ng ganun. So, hanggang ngayon, nung I first bought my car, ito po. So, meron tayong pera na 34,000 euros. So, sa ngayon ay kumakita nyo sa may lower right corner nyo, yung sa may GPS, is yung pera natin is 44,267. So, check natin. Sa 42 jobs na na-accept natin at natapos natin is mga
yung profit natin is mga within 10,000 pa lang. Yeah, so medyo matatagalan pa tayo dito. So ang yung only progression lang natin dito, yung major progression to achieve our goal is to level up. Dahil kailangan na po natin mag-level up kasi kailangan kasi natin mag-level up kasi para tumaas yung credit limit natin sa bank kasi maglo-loan ako. Para makapag-loan ako ng malaki, makapag-loan ako ng garage at mga trucks so that we can hire more drivers. We can hire a driver pala. Parang may katuwang na tayo sa income trucking business. So if you want to follow my progression on this challenge, just like and follow if you are on Facebook. As you may know guys, dalawa yung sinistream ko sa ngayon po. So meron ako sa Facebook. So kung nasa Facebook kayo guys, please like and follow. Kung nasa YouTube naman kayo, please subscribe and like also follow the notification so you don't miss any videos or live stream. So do a live stream po ako tayo. Yung sa YouTube ko search lang Cho Tagoy, kita nyo na rin yung Cho Tagoy 236. Right, sa Sok Akras. So nasa Sok Akras tayo, sa Africa. So papunta tayong Italy for delivery sa Palermo. Destination Palermo. Right. So sit back and enjoy, guys. May mga questions po kayo, paki-comment lang po, message me sa chat.
Oh, I almost forgot, guys. So, teka. A tight curve here. Alright. Yeah, I almost forgot, guys. Kung meron po kayong ETS2 sa PC nyo, meron po akong economy, hardcore economy mod, which is ako rin po yan yung gumawa. Paki-click lang po sa description ng live stream na to. May links po dyan para sa aking mod, saka download nyo yan, i-copy nyo, at ilagay nyo sa my documents sa Euro Truck Simulator 2 folder, at sa loob nyan ay nasa mods. At kung hindi naman parang yung humps niya na. At kung wala kayong alam sa larong ito, so ito pala ay ETS2 o Euro Truck Simulator 2. Ginawa ito ng SES software based at ayan sila sa Czech Republic ata eh. Yes. So nag-release yung game na to nung 2012 hanggang ngayon active pa rin tong laro na to at sinusupport na ang developer. So available ito sa Steam, like price niya is 1,500 ata eh. 1,500, kalimutan ko na. Tapos before yan guys, yung base game yan lang yung talaga yung binibili nyo is, pero meron yan silang mga DLCs, like what, like ganito po yan, isa itong double trailer, so isa double trailer pack ito na DLC sa mga designs, sa mga trucks, sa mga trailers, lahat. Pero yung pinaka-importante dyan is yung map DLC. Meron silang limang map DLCs. So yung first DLC nila is yung yung Going East, tapos Viva Le France, Scandinavia, Road to the Baltic, at yung latest nila is yung Road to the Black Sea, which is mga ilang mga cities at countries yung na-add. Tapos mga next month ata, within less than a month na lang siguro guys, merong bagong DLC ang ETS2, which is Iberia. Yung mga countries na covered ng Iberia ay ang Spain at ang Portugal po. Ayan. So inihintay ko rin yan malabas para bibilihin ko rin yan. So sa larong ito is yung kung kailan ako nag-umpisa nito, mga bago lang pa lang naman, mga 1 year pa lang. Pero as in guys, kung if you are planning on buying this guys, so ano talaga yung pera nyo talaga ay sulit na sulit. Kasi po yung physics talaga ng driving parang totoo talaga eh. Nila sa mga trucks, ganun. Tapos unlimited pa yung mga mods. Marami pang mga sinusupport din ito ng mga modding communities. So marami ka sa internet makikita ang mod. Pero makikita nyo sa ibang mga nag-live stream, may mga bus mod. So mod lang po yan. So marami dyan. Mga trucks. At saka yung mga map mods din po. Katulad ito yung drina-driven natin ngayon, which is Africa. So ito ay yung gumawa nito ay isang modder.
Akala ko naman dumilim eh kasi ulan eh. So close natin yung door, guys. Dito na tayo sa Tunis, so malapit na tayo sa port. Sakay tayo ng ferry papuntang Italy. Alright. Ferry natin. Stay right, then turn right. Tama ba yung dinaanan ko? Alright. Pero may nakita ko kaninang barrier dyan eh. Never mind. I'll find a new route. Alright. Let's go to Palermo. Okay, let's find a new route.
turn left. Turn right. Let's open our windows here. Okay. Roundabout, take the second exit.
Ganda sana yung view dito kung umaga lang sana eh. Kaso gabi tayo nang pumunta dito. Di bali. Babalik din tayo dito. Marma, what? What's the name again? Turn left.
finished. Alright, tapos na yung number 43. Alright, after nito guys, this is the last haul for today's stream. Tapos nito. Alright, naka-level up tayo. So, ano kaya yung i-upgrade ko? Eco driving. Sunod lang muna yung long distance. Kailangan natin yung fragile. Right. So mag-haul pa tayo ng isa pa guys. After nyan, ito na yung last haul natin. Aray, 39 tons. 1.35 saan to? ID. Adi. So Germany ata to eh. Ano Joyo? Ano yun? Wait, let's check nga. Nice! Sa Indonesia. Alright. Okay, punta tayo Indonesia, guys. Buti pa nga yung Indonesia, meron pang map mode sa ano, yung mga Pilipinas. Wala. Meron nga Philippine map, kaso paid mode. Tapos, hindi. No offense naman sa gumawa ng Philippine map na paid mode. May bayad na, pero may bayad na nga pero hindi siya add-on map. Yung Pilipinas lang talaga yung madadrive mo. Ito yung Indonesia add-on pa oh. Kundi mas makilala pa yung map niya kaysa sa mga buong mundo kaysa sa Philippine map, tapos bayad pa. Yung sa Indonesia free lang. Tapos no ayon yung kaninang sabi ko na no offense sa gumawa ng Philippine map pangit yung pagka-design. Ano ba yan? Nakita ko sa nagla-live stream. Diretso ka ng Manila pa La Union. Isang straight line lang. Tapos yung background, yung mga views, yung mga trees, parang paulit-ulit lang na parang kinopy-paste lang. Ano ba yan? Wala talagang effort yung gumawa ng Pilipinas. Binayaran yung pa. Dapat libre na lang yan eh. Tapos one-to-one. Ano pa ng stand-alone lang. Hindi mo pa siya ma-add sa already na mga countries na available sa ETS2. Ay, nako. Alright, let's accept this, guys. Wala tayong magawa dyan eh. 39 tons. 50-50 lang talaga ako dito sa Indonesia. Baka bulubundukin yung daanan dito. Pero sige lang, try natin. Alright. Drive safe. Guys, pupunta tayo ng Indonesia. Tingnan nyo yung design ng Indonesia kaysa sa may merong bayad na Philippine map. Ito, libre lang. Tapos, pwede mo pa siya ma-add sa already existing na roads, mga lugar sa Europe. Sa Philippine map, hindi. Dapat yung laruin mo yun, yun lang talaga yung map mo.
take the second exit. Nako, nahuli tayo doon. Sige guys, update na lang muna natin yung counter. Tangina naman, oh. Tangina at kalahati. Nako, nahuli tayo doon. 4. Teka, saan tayo nahuli? May ano ata doon eh, may... Ano nga yan, tawag yan yung parang... Yung may kamera na nag-check ng every speed ng mga sasakyang dumadaan. That's a cheap tactic na panghuhuli. Naku! ano ba yung pinag-iisip ko? Naku, too straight tayo doon ah. $40 na yung nawala sa atin, no? May na naman. Ano ba yung iniisip ko na nag-third person ako? Tapos mabigat pa naman yung dala ko. Mahirap mag-break. Medyo may parang may delay pa sa pag-stop ng sasakyan. Ay na naman. God damn it. Pero okay lang yan guys. Mas okay na lang yan kaysa sa crash. Kasi kung sa crash, kung i-repair mo yan yung damage sa truck mo, sobra 1,000 yung... yung i-repair mo lang sa truck mo.
turn right. I'll find a new route. Buti walang damage pa sa mga ganun-ganun na mga bumps. Yung makaka-damage lang dito talaga kung mabangga ka talaga. Like katulad dyan sa mga poles, walls, or trailers, traffics, mga ganun. Alright. So, we'll first go to Tunis. Then, after Tunis, we'll have to go to Indonesia. After that. Finding new route. Recomputing. Alright. Atras-atras muna tayo dito para lumabas yung icon ng ferry. Ayan. Alright. Now we're gonna go to Kalisari. Alright, just to double check if there are available roads to go into Indonesia. But no, Kalisari lang talaga, so dito tayo. Alright, andito na tayo guys sa Indonesia, so enjoy the view. Nahirapan yung truck natin mag-accelerate bigat ng dala natin. This will be very very bad kung meron tayong bundok na akyatin dito.
straight. Thank you.
Thank you.
they left. At the roundabout, take the second exit. Take na yun ah. Aggressive yung mga sasakyan dito. Dito na tayo sa destination natin, guys. Right, park natin ito ng maayos. Right. Okay. Right. Not perfect, pero okay na. Okay, our last haul for today's stream, guys, is finished. So, naka 44 na tayo overall sa lahat-lahat nating stream hanggang nung day 1. Nakapag dalawang ticket tayo. Worth €100. And the most important thing is naka ilang stream straight na tayong walang crash. Alright. So, okay. So, our total money for now is 44,972. So, it increased by about 10,000 euros from day 1. So we need this, guys. We need to level up to unlock this. We need this money to loan. We need to loan this money so that we can upgrade our garage and buy a truck. It depends. Depende lang po sa dalawa dito. 250 or 300. Basta sa dalawang ito. Kasi kung 250,000 euros, 50-50 eh. Kasi ilan na lang yung matitira sa akin? 180,000 na garage to upgrade and buy one truck. So, maka 280,000. So, may 30,000 na minus. Baka meron 20,000 na natitira. So, hindi tayo magtitira ng pera na medyo lesser kasi mahirap eh. Kasi kung may mangyari na maging major accident tayo, wala tayong maitatabon sa i-repair natin doon. So baka maka-negative money tayo at baka antaan tayo ng bank kukunin yung mga yung mga binili natin. Kaya yun, depende lang, depende. Pero but I'll have to wait 300,000 siguro ata. So depende lang, yung malayo pa naman tayo eh. Ilang levels pa to hanggang pumunta dito.
Alright, so recruitment agency, let's check it here after the loading's finished. Para yan ah. Okay. Alright. Okay. So guys, this is our last call for today's stream. See you tomorrow, guys. Take care. Bye-bye.